Kamusta yung gulong yan? Okay na ba para sa bakasyon? Pala yun. Isa sa mga pastime ng mga locals dito or yung American is yung mag-book ng cabin and doon sila mag-spend ng off or holiday nila. Or iba naman mag-fishing or yung iba mag-swimming. Yung group ng wife ko or yung mga friends namin dito sa mcalester, nagkayayaan kami ngayon. So unang-unang kailangan natin, syempre, fishing gear. Punta muna tayo ng Walmart para mag-check ng mga fishing gear and isa sa mga requirement para allowed ka mag-fishing dito is may fishing license. And binabayaran nyo ng $25 annually. So 1 year ng effective yung license na yun. Or pwede naman 2 days lang and $15 lang. Ang problem is wala silang available daw na for 2 days. Available lang daw is yung for annually. So yun na lang din ang kinuha namin. And ito yung mga fishing gears na available dito sa Walmart. Marami kang choices. And sa mga bait din, iba-iba yung bait. Usually may mga plastic dito para hindi ka na bibili ng maraming bait. Meron din mga live worms, meron din mga frozen na bait. So for now, ito yung kinuha namin. The next day. Good morning. Ngayon na yung araw na alis namin, Saturday. Nakapanibago lang na the whole week is maaraw, mainit. Tapos ngayon, medyo maulan. Since morning, maulan na talaga. Ayan, today yung alis namin, papunta dun sa cabin. So first is, punta muna kami sa Broken Bow Lake. So magfi-fishing doon, mga 2 hours, 3 hours, 4 hours. And then, nag-book kami ng isang cabin. Ang biniyara namin dun is around 500. And then, 3 families kami mag-share. 2 bedroom and 2 living room. So bali 6 adults kami, 3 families, 6 adults, 4 children including na si baby Mika. Alis na tayo, nagre-ready lang ng mga gamit and paalis na din kami. Okay na po yung empake natin? Ha? Okay yung damit mo? No comment. Yung gulong yung gusto niya. Yan, nag-ready na rin kami ng isang bag for baby. Para sa overnight. Mga diapers, mga wipes. Ready na? Ready na yung bag mo, baby? Ha? Or ginugulo mo lang? Eto, tagagulo na. Yung bagay yun. Pero sinya na yung isa. So, eto na lahat ng dadalhin namin. Overnight lang, pero mukha pa ang isang linggo na. So, yun na yung food. Mga chips, chairs. May cooler kami dala. Yung mga water. Itong binili naming fishing rod. So, yan. Ready na kaming umalis. Alis na kami, nakakalagay lang namin yung mga gamit and ready na. Hindi namin expect na maulan ngayon. Ready ka na, baby? Let's go! Punta muna kami dun sa kasamahan ng wife ko, yung isang medtech,
And doon kami magkikita-kita doon sa bahay nila. So, ayan. Ah, bibili pa lang muna kami ng ice para doon sa mga soft drinks, pati doon sa beer and papagas. Ayan, para dire-diretso na yung takbo. Kasi kalahati na lang yung fuel namin. To go na? Ha? Ayan, ready na and tara na. Ito yung bilihan ng ice dito. So, yun yung price niya, 175 for 10 pounds bag ng ice. Then $3, 20 pounds. Pwedeng card, pwedeng cash. Doon yung lalabas yung ice. So, try nating kuha pa ng isa. Bian, nakukuha pa tayo ng isa pa? Ha? Another weird thing, kanina diba ang lakas ng ulan, tapos pagligo lang namin ng isang road, mainit na, walang kaulan-ulan, talagang, tignan nyo, dry lahat. Samantalang dun sa may town namin, napakalakas ng ulan, so ayan, so tara na, dapat ko nag-hawk nito din kasi I could use a little something to do. Go outside, take a little ride if you want to. That's cool. I did what I supposed to. There's nothing left for me to do. So now I'm poking out my head through open windows. Cause that's what I feel like. After 2 hours drive, nakarating din kami dito. Medyo mahabang drive after and isang stopover. Meron dong bus. May package tour siya, parang may lake tours. And package na 'yon, iikot kayo sa buong lake. Man, may isda kaya dito. Tatryin natin. Meron mukhang hindi siya fishing spot kasi wala masyadong nag-fishing and sa kabilang side may mga nagsa-swimming. Marami ding nag-water sport. May nakita kami kanina na ayan, mga jet ski. So, tatry lang natin kung may isda dito pero hindi tayo nag-expect. Actually, di namin ina-expect na ganito yung place na mayroon siyang parang shore na pwede ka talagang maligo and may mga locals nga dito or may mga white na naliligo talaga sa lake and maraming parang nagtutour din katulad ng boat na yun. Eto, papunta na kami sa cabin. Halos mahigit 1 hour lang kami nag-fishing. Mukhang wala talagang isda dun sa spot na yun eh. And 15 minutes away from lake, dito na yung cabin namin. And para makapag-setup na. Ito na yung cabin namin sa harapan and ito lang yung parking sa harapan. Medyo malapit lang din siya sa highway, parang 10 or 5 minutes away lang from highway. From town, like 15 minutes away, so, hindi pa rin siya nakakatakot na sobrang liblib ng lugar. Ayun na yung tropa, bali or nasakyan kami dahil humabol yung isa namin kasamahan. And ayan, time to unpack. Go outside, take a little ride if you want to. Let's go. I did what I supposed to. There's nothing left for me to do. So welcome in the cabin. Cause that's what I feel like. Do it tonight.
notes then. Malaki din, no? May fireplace, may balcony, kitchen. Here's the bedroom. Ito yung balcony. May jacuzzi. May barbecue. Pang barbecue dito. May fire pit sa baba. And ito yung view niya sa likod. Yun, no? Jacuzzi, oh. Video-video muna. Pamain na lang po. Available lang po to bagong renovation. May loft. Open high ceiling. Stained loft. Another TV. And another bedroom. May balcony ulit dito. Baka stock room yan, B. Siguro. Kaya nakalak. Bathroom. Okay naman siya. Wow, ganda ng ano, B. Ng shower. Parang bagong renovate. Hello, Mika. Like here? Ha? Huh? Nasa cabin? Say hi. Say hi. Ano? Umiyak kanina. The water. The water boy. Puro rom. Mika! Ligo na yan. Pwesto na ihaw, boys. Meron kami ihawin na manok dito. May dalading corn na ihawin. Wow, ready na agad. Ang daming pagkain namin ngayon. Ito yung mga dala namin. May roasted chicken. May tacos kaming dinala. And spaghetti. May adobo din. And syempre, di mo wala yung rice. Time check. Mag-11 na yata, so tapos na kami kumain lahat. And yung iba naliligo, yung mga bata naglalaro dun sa taas. Nagpe-prepare ng magpahinga, nag-chill na lang ng konti, konting nightcap. And nunood ng movie together. And maya-maya, pahinga na. The next day. Boy,
Yan, good morning sa inyo. And explore muna natin tong bahay dito sa side. Hindi pa ako nakapunta dito. Or kahit kami, hindi kami nakapunta dito kahapon. Kasi medyo late na rin kami nakarating dito sa bahay. And eto, baba tayo dito. Ah, nandito pala yung mga swing na nasa photo dun sa website nila. And eto yung view sa likod. Meron ditong fire pit na pwede kayong mag-ihaw or mag-nightcap dito sa side na to. And eto yung view. Medyo woods lang yung likod niya. Ayan yung bahay. Ayan yung bahay. So eto yung view niya from the fire pit. And good experience din yung ganito. Sobrang refreshing kung gusto niyo lumayo sa city. And usually ito yung parang pastime ng mga local dito na magre-rent sila ng cabin and dito nila i-spend yung kanilang holidays or weekends. Good experience din na kung bago kayo dito sa US, parang isa to sa mga pastime nila, yung mga group or family na nagre-rent sila ng isang cabin tapos doon sila nag-spend ng kanilang off or holidays. So kaka-check out lang namin doon sa cabin. Bali 11 AM yung check out. Yung check-in is 4 PM yesterday. Since nandito na rin naman kami sa Broken Bow, nakita namin na maraming dito, tourist attraction. So napagkasundoan ng group na diretso na lang din kami dito sa Beaver's Bend. Dun sa may trail ride. May train yata dito, tsaka parang mini zoo. So ayun, pupunta naman kami dun ngayon. Mabait na mo, pre. Try mo. Pieces in my room.